Yun oh! Welcome mga ka-30! In this video, tuturuan kita kung paano mag-maintenance ng SCBA or tinatawag na Self-Contained Breathing Apparatus sa barko. So, konting introduction lang. Ano nga ba ang SCBA? So, ang SCBA ay... So, guys, bago ang lahat, please like, click the subscribe button, and smash that notification bell para updated ka na nga sa mga bago kong i-upload na videos. Without further ado, check this video out! What's up guys? So, ngayong araw is magme-maintenance tayo ng SCBA o tinatawag na Self-Contained Breathing Apparatus. So guys, ano ba yung mga kailangan gawin o mga chine-check sa pagme-maintenance ng SCBA na to? So unang-una sa lahat, kailangan natin malaman kung kailan man itong bottle na to o itong cylinder bottle na to. So para malaman is kailangan natin buksan to. So tara, i-check natin, buksan natin. Yun. So malalaman mo kung may laman depende sa pressure. So makikita mo, ito yung tinatawag na gauge pressure. Pag itong gauge pressure is umabot sa 200 or 300, depende sa manufacturing or depende sa type ng SCBA. So usually dito sa barko namin is 200 bars lang. So once na binuksan ko to is kailangan mag-activate yung itong gauge pressure, yung indicator sa 200 bars. So i-check mo, so kung makikita mo is 200 bars siya. So pag 200 bars means to say puno siya. So tama yung ano natin, check yung laman ng cylinder bottle natin. So pangalawang chine-check. So kailangan natin malaman kung nag-activate pa yung whistle na itong cylinder na to. Pag yung gauge indicator is napunta dito sa pula. So yan, di ba ngayon nasa 200 bars siya. Papapuntay natin ito sa pula. So kailangan natin isara ulit yung cylinder tapos i-release natin. So guys, nakasara na. So yun, tara, i-release ko ah. I-check natin kung mag-activate sa pula. Ayun. So guys, nag-activate yung whistle niya. So yan. Check tayo sa whistle. Check sa laman ng cylinder. Yung pinakamahalagang part eh, kung may laman ba tong cylinder, tsaka kung nag-activate tong whistle niya. Kasi minsan pagka hindi nag-activate tong whistle niya, tapos wala na palang laman, wala akong warning kung kailangan mo na lumabas ng tangke o pag ginamit mo to, kailangan mo na mag-escape o kailangan mo na muna lumabas para palitan tong bottle na to. Katlong chine-check guys, kailangan natin malaman kung may leaking tong cylinder na to, SCBA na to. So malalaman natin kung may leaking once na binuksan natin to, nagka-pressure. Tapos pag sinararado natin is mayroon tayong maririnig, kaya ganun ba? Malakas na tunog na parang nagtatagas na air. So tara, i-check natin kung paano. Buksan ko ulit guys ha. Ayun. So ngayon nasa 200 bars siya ulit. Yan, 200 bars siya ulit. So, malalaman natin yan, yung leaking, pagka sinarado ulit natin. Tara, isarado natin. Yan guys, nakasarado na. Tapos, isa pang simpleng malaman is pag sinarado mo is bumababa tong gauge indicator niya. Kumbaga nababawasan pag sinarado mo. So ngayon guys is kung mapapansin nyo, hindi naman talaga siya bumababa eh. Kaya pag chine-check mga ano na to, linyado na to, yung mga aeros na to, is wala naman tumatagas o walang nagaganon. So okay tayo sa leak pressure test niya. So wala naman talaga. Minsan kasi guys, pagka ano, nagkakaroon siya ng crack sa mga hose na to, nagkakaroon ng crack. Kaya kailangan talaga pag nag-i-stood ka o sinisecure mo is kailangan hindi siya naiipit na ganon. Basta hindi siya na pipersa na maipit. Kailangan nakalatag lang ng maayos para hindi siya magkaroon ng mga crack. Kasi minsan kadalasan ganun yung nangyayari sa mga ganito eh. Lalo na pag umiinit, mainit yung panahon, tapos biglang lamig, magka-crack to mga ano na to, mga hose na to. Kaya yun yung isa ang tatandaan nyo guys. Kailangan pag nag-stood kayo, is nakalatag to mga hose na to na maayos. Hindi siya nakabend ng maa. Ganun. Nakabend. So, number 3, check tayo. Walang leaking yung mga air hose niya. Walang mga low tsaka high pressure na lumalabas. Pang-apat na kailangan i-check is yung securing strap ng bay cylinder sa rescue harness. So ito yung makikita nyo yan. Kailangan medyo nakasecure siya ng maayos.
kailangan tighten siya, hindi siya loose, hindi siya maluwag. Para kahit na nakabit-bit sa'yo is hindi siya lumuluwag. Saka to guys, ito, kailangan medyo mahigpit rin to. Talagang naka-socks, naka-ano masyado, naka-fit siya masyado dito sa air cylinder, battle cylinder na to. Pang limang kine-check, itong safety harness kung saan natin sinusuot itong SCBA na to. Kailangan guys, medyo maluwag siya. Check mo na maluwag para pagka sinuot is madali lang isuot. Minsan kasi inihigpitan na agad eh. So kailangan medyo loose pa siya ngayon. Yan, loose siya dapat itong strap. Kailangan i-check mo rin kung good condition. Good condition tong strap is walang damage. Tapos ito, ayan ito. Kailangan hindi mabilis lang rin na ano. Yan, malak. Yan. Kasi ito, naka-loose din dapat para mabilis lang may suot pagka in-case na gagamitin agad. Kasi minsan sa ano, inipitan na nila eh. Dapat hindi ganun. Kailangan medyo maluwag-luwag pa para mabilis may suot. At panghuli guys, ito, itong face mask niya. So, ano ba yung chine-check dito? Kailangan yung mga strap niya, itong mga strap is naka-loosen, oh, naka-extend siya. Hindi siya nakahigpit para pag sinuot is maluwag lang. So, kailangan natin ituwagan itong mga strap na to. Ayan. Kailangan to guys, yung mga yan, naka-extend siya. So, hindi siya nakamasikip. Para pagka isusuot, susuot na ganun is mabilis lang. So yun guys, tapos usually dapat binabaliktad tong ganito eh. Yan, binabaliktad yung ganyan. Yan, usually dapat ganito yung position yan. Usually dapat nakaganto yung position ng strap na yan para pagka isusuot mabilis na lang. So ganyan yung position ba, naka flip siyang ganun. So ganun rin guys, dapat yung sa ano, clear siya ito, itong salamin niya dito, itong goggles. Kailangan medyo clear ba? So kailangan punas-punasan mo rin. Kaya minsan sabon-sabonan mo ba? Pero wag mo sasabunan to yung mga alcohol. Basta yung mga matatapang na sabon, wag mo yan kasi masisira to eh. Kailangan yung mga ano lang, antibacterial soap, ganun lang ba? Yung mga hand soap, yun pwede pang linis-linis dito sa ano na to. So kailangan rin natin i-check kung pagka yung leak test nitong ano na to, itong face mask na to. Paano ba chine-check yung leak test nito? Kailangan natin isuot. Yun guys, pag huminga ka, kailangan kakapit mismo sa mukha mo. Hindi siya matatanggal. So, okay siya. Na-check natin yung leak test nito. So, yun guys, yun lang naman yung chine-check dito sa ano na to, sa face mask na to. At panghuli guys, yung mga spare cylinder niya is kailangan i-check mo rin kung may laman pa. Yun guys, sana may natutunan ka sa video na to. Thank you for watching guys. So guys, kung may mga natutunan ka sa aking video, please like, click the subscribe button, and smash that notification bell. And please feel free to comment down below kung may mga suggestion ka o may mga comment ka. Please feel free. Please, please, please. So guys, please keep safe and God bless you all. Thank you.